Ikatatlo ng Pebrero, Lunes ng ikaapat na linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Dumating si Jesus at ang kanyang mga alagad sa lupain ng mga taga Gerasa sa kabilang ibayo. At pag-alis niya sa bangka, sinalubong siya ng isang lalaking inaalian ng demonyo na galing sa mga libingan. Sa mga puntod siya nakatira at di siya maigapos kahit na ng mga kadena. Nasa kaburulan siya araw-gabi sa mga libingan. Nagsisisigaw siya at sinasaktan ang sarili sa mga bato. Pagkakita nito kay Jesus sa malayo, patakbo itong lumapit at nagpatira pa sa harap niya at sumigaw, "Ano ang kailangan mo sa akin, Jesus na anak ng Diyos? Hinihiling ko sa iyo sa ngalan ng Diyos na huwag mo akong pahirapan." Sinabi nga sa kanya ni Jesus, "Lumabas ka sa tao, maruming espiritu." At nang tanungin siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" Sumagot siya, "Hukbo nga ako, marami kasi kami." At hiningi niya kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupaing iyon. Maraming baboy na nanginginain doon sa burol, kaya hiniling sa kanya ng mga demonyo, "Ipadala mo kami sa mga baboy at papasok kami sa mga iyon." At pinahintulutan sila ni Jesus. Kaya pagkalayas ng mga demonyo'y pumasok ang mga ito sa mga baboy at nahulog sa bangin ang mga baboy papuntang dagat at nalunod na lahat. Tumakas naman ang mga nagbabantay sa mga baboy at ipinamalita nila ang lahat sa bayan at sa mga bukid. Naglabasan ng mga tao para alamin ang nangyari. Ibinalita naman sa kanila ng nakakita kung ano ang nangyari sa inalian ng demonyo at pati sa mga baboy. Kaya't hiniling nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Pagsakay ni Jesus sa bangka, nakiusap sa kanya ang inalian ng demonyo na isama siya. Ngunit hindi siya pinayagan ni Jesus, kundi sinabi niya, "Umuwi ka sa iyong mga kamag-anak at ipamalita sa kanila ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at ang pagkahabag niya sa iyo." Kaya umalis ang tao at sinimulang ipahayag sa buong lupain ng Decapolis ang lahat ng ginawa sa kanya ni Jesus at namangha ang lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, umuwi ka sa iyong mga kamag-anak at ipamalita sa kanila ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon. Sa pagdaan ng panahon, patuloy na winawasak ng demonyo ang buhay ng tao. Sa Ebanghelyo, ibinalik naman ni Jesus ang buhay ng taong pinahirapan ng masasamang espiritu at nakalaya, kilalang taga-Gerasa sa masasamang espiritu. Hindi nagtagal, kumalat ang balita tungkol sa pagkalunod ng mga baboy. Pumunta kay Jesus ang mga tao at hiniling sa kanya na umalis sa lungsod. Itinuturing ng mga Hudyo na marumi ang mga baboy at mabuti ang pagkalunod ng mga ito. Subalit hindi ganito ang pananaw ng mga taga-Gerasa na ang pag-aalaga sa hayop ang ikinabubuhay. Ang inaalala lamang nila ay ang pagkamatay ng kanilang mga baboy. Iba naman ito sa lalaking ang ninanais ay makasama si Jesus. Tumanggap ng kakaibang misyon ang lalaki mula kay Jesus, ang ipahayag sa kanyang mga kaibigan ang ginawa ng Diyos sa kanya at ang habag na ipinakita ng Diyos sa kanya. Pagsasagawa, manalangin ka tulad ng salmista. "Di ako matatakot sa libo-libo mang tao na nakapalibot sa lahat laban sa akin. Bumangon ka, Panginoon, sagipin ako, aking Diyos."